Cause it's Taco Tuesday. What's up mga chong? Alright, so ngayon na lang ulit tayo makakapag video since nung nabili natin to si Maxi. So check ko na lang yung mga comments ko dito ba nung since na nabili ko siya last time. So i-check natin kung pwede siya sa pang palengke mode dahil ang oras ngayon ay mag-alas 5 na, palengke time. So dadaan tayo sa mga palengke, titingnan natin kung pwedeng-pwede siya sa mga palengke na. Okay yun ah. Ayos yun. Sabi nila medyo daw mahirap iliko daw sa mga masisikip na lugar. Pero tingnan natin dahil ngayon ko pa lang din ulit makakagawa ng video. Tingnan natin kung mahirap nga. So far naman, since nabili ko siya, hindi naman siya ganun kahirap isingit. Parang din naman tayong naka same na size na motor tulad nung dati nating motor na Honda Click. Same pa rin naman, medyo nakakailang lang yung nguso niya na para kang nakakotse. Kailangan mong tatansyahin din yung harap mo. So, ang pinaka-technique dito ay ano na lang, distansya na lang. Kumbaga ba, distansya amigo. Alright. Ayan, palengke na to eh. So, medyo traffic na dito. Pero medyo maswerte nga tayo dahil medyo naayos na to. Dito tulad ng dati, yung mga bandang bago mag-alas 5, talagang masikip na yung lugar na to dito sa atin sa bandang bagong silang phase 5. So, ayan, kung makikita nyo, maluwag na oh. Medyo wala na yung mga vendors dyan sa gilid natin. So far naman, okay pa naman? Okay naman si Maxi. Alright. Kung tawagin nila Maxi. Yan, sila nag-overtake. Pero di muna tayo mag-overtake tulad nila kasi ano pa tayo? Under observation pa tayo ni Maxi. Under observation ko pa si Maxi kung pwede pa siya talaga sa mga ganung galawan. So far naman, okay naman. Tungkol nga pala dun sa suspension niya sa shock compare kay ayan, i-compare na rin natin dahil nandito na rin naman tayo. Compare kay Honda Click na tungkol sa suspension, mas maganda yung kanyang shock dahil nga dalawa nga compare kay Honda Click. Ayan, hindi siya medyo matagtag. At tungkol naman sa vibration niya sa harap, yun lang talaga. Kay Honda Click kasi wala kang mararamdaman vibration sa harap. Yung dragging lang talaga. Yun nga tungkol sa panggilid. Yun nga lang din mararamdaman kay Honda Click. Kay Maxi naman, ayun. Yung medyo ma-vibrate yung harap niya. Yung banda dito, dyan, ma-vibrate. Ayan, sa kamay. Kaya makikita mo dito sa side mirror, medyo nag-shake siya. Lalo na pag umaarangkada. Pero kapag dumulo, ano ka na, gumitna ka na, as in kapag nakuha mo yung penetration mo, nawawala naman yung kanyang vibration sa kanyang harapan. Tsaka parang, yung sabi ko, dito siya ata sa kabilang side, dahil doon yata nakalagay yung makina niya. Yun lang din naman. Pero so far naman, so far so good, mga chong. Alright, oh. Woo, sarap. Tsaka yung preno niya, okay, talagang satisfied tayo mga chong kasi before naman, naka disc brake din naman tayo. Kaso sa harap nga lang, naka combi brake yun, si Honda Click. Ito naman, naka dual disc brake to. Non-ABS nga pala itong mga chong, sa pagkakaalam nyo, non-ABS po ang kinuha natin. Kasi medyo sanay naman tayo dun sa may, sanay naman tayo dun sa mga, sa non-ABS naman na preno. So, mas, ito na yung pinili natin dahil medyo saig na tayo. Hindi na natin kaya yung 122,000 ba yun o 120 plus.
So ito na naman mga chong, another palengke na naman madadaanan natin. Ay, medyo maluwag na yung palengke rito, ha. In fairness, ha, talagang umaaksyon yung mga barangay captain natin, yung mga LGU, mga mayors. Talagang, oh, nag-roton, nag-an talaga sila, oh, makikita mo sila, sir, good job, nice one. Talagang naglalakad-lakad sila. Tinitingnan nila kung maayos pa rin, nasusustain nila yung umpisahan nila na ano, no vendor sa gilid ng ano, ng sidewalk. Ayun, oh, kung mapapansin nyo, chong, oh, maluwag. Itulad ng dati. Ayos. Good job, mga chong. Nice, good job sa mga LGU natin dito sa ano, sa Kiko. Ay, hindi. Ano ba to? Tala. Sa Tala pala. Ayun, oh, kung makikita nyo dati dyan, yung part na yan. Ano yan? Ano yung vendor yan? Na ipasok nila dun sa loob. Sa ganitong kalagayan doon natin makikita o makikilala. Ayan. Tapos titingnan naman natin mamaya yung kanyang acceleration. Kung o ayos ba. So makikita natin yan mamaya meron. Ayan. Sa handling naman yung wala ka nang problema dahil ganun din. Dahil nga mas maganda pa nga handling niya sa mga likuan eh. Kasi medyo malapad ang kanyang gulong. Kasi ang lapad niya talaga. Kaya madali siyang kumbaga ba tawag niyan, i-banking. Ano? Oh, alright. Oh. Diba dahil sa malapad ang kanyang gulong, ayos. Ayan, kung makikita niyo dun sa speedometer ko, 28 kilometers pa lang nito ginagamit. So pang dito pa lang to, hindi ko pa to nalalayo. Yun, smooth ang pagliko natin mga chong. Tanggas nga pala natin si OBR kaya medyo nag-iingat din tayo. At dapat naman talagang mag-ingat kahit na may sakay o wala. Dahil kailangan maging ano tayo. Defensive driver all the time. Ba't nanginginig? So, nanginginig talaga yung bandang harap natin. Siguro, dahil yun nga taga, dahil medyo mas mataas yung CC niya. 155cc. Tsaka, 4 valves kasi siya, mga chong. Talagang, mas malaking makina niya compare kay Honda Click. So, sabi ni OBR, bakit nanginginig? Masasanay ka rin. May pakiayos ngayon pumapalakpak sa ano? May pumapalakpak sa tenga ko ito, yato. Hanap lang tayo ng ano, walang tao. Tingnan natin yung acceleration niya. Ito nga pala, tungkol sa comfortability naman niya while driving. So, so far so good. Talagang sa compare sa Click, ito kasi naka-straight tayo yung likod natin, mas nare-relax kasi kay Honda Click parang naka ano tayo naka tag nito sport position. So parang medyo naka-bend yung likod natin. Kay ano naman dito naman kay NMAX, naka-relax yung likod natin. Ayun oh, oh, yung pa ako nandiyan lang oh, para tayong nasa sofa. Sa kamay naman, medyo nakaka-distract lang talaga yung panginig. Nakaka-distract lang siya. Siguro sa umpisa lang yan. Alright. Tsaka naging plus factor kaya kinuha natin itong si Maxi dahil yung sa angkas mas relax daw siya ngayon compare sa dati nating motor. May kamusta angkas mo dyan? Kamusta angkas mo dyan? Sa likod? Mas relax ka ba ngayon? Oo. Ayan. Ako nakaupo sa sofa. Yun. Okay daw yung angkas niya daw sa likod para daw siyang nakaupo sa sofa. Para lang daw siyang nakaupo sa sofa.
Kasi kung mapapansin yung mga chong, maiksi yung bias nung OBR natin na yun, oh. Makikita nyo. Kaya nakaipit lang yung hita niya dun sa laki ng katawan ni Maxi. Kaya parang nakasasupa lang daw siya. Akala ko nga nung una mga chong, hindi abot yung yapak. Yung paa niya dun sa may angkasan, eh. Dahil nga, maiksi ang bias ng ating OBR. Ayan, oh, kung mapapansin nyo, oh, iba. Nag-a-adjustan sila rito. Ayan po. Testing natin dito. Pataas pa naman to. Ay, naku. Hindi tayo maka-full stretch dito. Sensya na mga chok. Mukhang negative. Sayang, oh. Ito, full stretch to mga chok, eh. Hanggang sa dulo, eh. Titingnan saan natin. Ito. Tingnan natin kung makukuha natin yung mabilis ang 60. Although pataas siya. Opya! Yangkas kasi ako, eh. Pero okay naman. Ano? Okay naman yung acceleration niya. Aba, ano? Mabilis yun eh, kasi mag-isa lang siya. Oh, N-max yun eh. Okay naman. Kasi may kasabay tayo, kaya hindi ko din makuha yung full stretch. Pero medyo mabilis-bilis rin naman natin nakuha. Ano? Mga 55 bata kung nakita ako. Pataas kasi, tsaka may angkas ako eh. Si OBR eh. Naglilitaan niyo pa sa likod. Paano ka ngayon niya? Yeah. Pero pwede naman ah, yung acceleration niya. So yun nga. Punta tayo Maligaya. Dito tayo sa Maligaya. First time niya. Dito sa Maligaya. First time niya pupunta sa bahay ng magulang ko. Sa hometown ko. Sa hometown. Maligaya. Maligaya proud. So mga chong, next time na lang. Tingnan natin. So sa mga hindi pa subscriber dyan, chong, huwag kalimutan mag-subscribe. So, yun nga mga chong, ha. Napaka madaling gamitin si Maxi. So, kung ngayon, bilhin na. Ayan mga chong. Till next time, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the subscribe button. At huwag kalimutan pindutin ng bell. So, next time na mga chong, babush!